Hi mga masters! Nandito na po tayo sa ating part 7 ng ating Google Classroom Tutorial Tagalog Serie. At bago po tayo mag-start ay muli po maraming salamat po sa mainit na pagsuporta sa ating channel at sa ating Google Classroom Serie. Sana po ay patuloy niyo pong suporta ng ibang videos at i-share po natin ang ating mga videos para mas marami po tayo matulungan ng mga co-teachers po natin. At syempre po ang ating Google Classroom Serie ay hindi lang po para sa mga teachers. Ito rin po ay pwede natin i-share sa mga parents at students para po ma-orient na rin po sila about po kung sakali po nagagamitin natin ang ating Google Classroom. Okay po. Ngayon po ay didiscuss naman po natin ang iba't ibang tips and tricks sa paggamit po ng Google Classroom. Ito po yung ating mga tips and tricks na ating pinag-compile para po sa ating paggamit ng Google Classroom. So again, dito po tayo sa ating Google. So para ma-open po ang ating Google ay i-click po natin ang multiple dots sa taas, sa upper right side portion. Then, hanapin na po natin ang ating Google Classroom. Okay, click po natin ang Google Classroom. So, ito pong part 7 natin ay ang continuous natin na serye sa ating Google Classroom serye. So, mas maganda po talaga na simulan natin ang pagpanood from part 1, part 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 para mas maintindihan po natin ang ating mga discussion dito sa ating Google Classroom. Okay po? So sa nakaraan natin pong Google Classroom series ay diniscuss po natin ang pag-create na ng mga class at ang mga technique kung paano ba natin mas mapapadali at mas ma-manage ng maayos ang ating Google Classroom. Ngayon naman po ay iba't ibang tips and tricks kapag tayo po ay gumagamit na ng Google Classroom. So, ang first po ay halimbawa po, nag-create na po tayo ng ating mga classes at gusto po natin na mag-delete ng isang class na kinreate po natin. At gusto po natin mag-delete ng class na kinreate po natin. So, paano po ba ang pag-delete ng class? So, ganito lang po yan. Pag meron na po kayong mga class na na-create, ang gagawin nyo lang po ay hahanapin po ninyo yung class na gusto niyo pong i-delete. At meron po tayo ditong 3 dots na i-click natin. So halimbawa po ang gusto po natin na i-delete for this time, halimbawa po ay Galilee. Dahil po hindi na po natin siya na-handle or nagbago po ang ating section na hinahawakan. Okay, so pwede po natin siya i-delete. Halimbawa po, so yung 3 dots, i-click po natin yung 3 dots. Then, meron po tayo ditong options, move, edit, copy, or archive. So, mapapansin po ninyo, wala po tayong term na delete, but we have the term archive. So, kiklik po natin yung archive para po hindi na po siya lalabas sa ating dashboard. So, once na kinlik po natin tong archive, ay hindi na po natin siya or mawawala na po siya sa ating dashboard. Okay, try po natin. Click po natin yung archive. Then, tatanungin po tayo. Archive Maestro Johnny Science Class. Archive classes can't be updated unless you restore them. This class will move to your archive classes. Class files will remain in Google Drive. So, ibig sabihin, hindi po totally pa madidelete ang ating class po na yan. But it will be on archive. So, ano pong ibig sabihin yan? So, meron pa rin po kayong option. Halimbawa po, gusto niyo po siyang ibalik ulit. May option po kayo para i-restore po siya. Ibig sabihin, nagkamali lang po kayo dahil po halimbawa po nagkamali po kayo na pag-delete. Kailangan nyo pa po pala siya sa inyong class. Paano po kaya? So mag-uulit, hindi po. So pag delete nyo po yung archive, meron po kayong option para i-restore po or ibalik po yung section nyo. Yun po ang advantage ng meron po tayong ganito sa ating Google Classroom. So halimbawa po, i-click lang po natin archive para makita po natin yung mangyayari. So click po yung archive. Yan. So, mapapansin niyo po, wala na po si Galilee sa ating dashboard. So, ang naiwan na lang po ay si Archimedes, si Faraday, si Einstein, at si Newton. Sir, paano po yun? Nawala na po siya. Pwede ba po ba siyang ibalik ulit? Yun po yung advantage na nasa archive pa lang po siya. So, paano ko siya ibabalik ulit? Ang kailangan ko lang pong gawin ay i-click po dito sa may upper left portion, yung may 3 lines po dito. Then, pag-click po natin, may makita po tayo dito sa baba na archive classes. Dito po sa baba. Yan.
pag kinlit niyo po yung archive classes, nandito po yung ating dinelete or inarchive na class. So, nandyan po lahat yan. Hanggat hindi niyo po dinidelete ng totally ang inyong class dito sa archive classes, hindi po siya mawawala. Ibig sabihin, nandyan lang po sila. So, pwede niyo po siyang i-restore kung kailan niyo gusto. So, paano po ang pag-restore? Ang kailangan niyo lang pong gawin ay, i-click po ulit itong 3 dots. Then, makita niyo po dito, may copy, may restore, at may delete. Kapag restore po, ang ibig sabihin po niyan, babalik po ulit sa inyong dashboard. At nandun po ulit sa inyong Google Classroom account. Kapag delete naman po, ibig sabihin po niyan, totally madidelete na po ang inyong class. At hindi niyo na po siya may ibabalik. Okay po. So, dahil gusto niyo po siyang ibalik ulit, ang gagawin niyo na po ay click po itong restore. So, click restore po. Then, may bago pong pop-up message. Sabi po dito, you and your students will be able to interact with this class again. The class will be shown in classes and in the classroom menu. So then, kung okay na po, sure na po kayo restore, then restore na po natin. Click restore. Ayan. So, mapapansin niyo po, wala na po dito sa archive classes. So, ibig sabihin po, tingnan natin kung naibalik na po ba siya sa ating Google Classroom account. So, i-click po natin po ulit itong 3 lines. Then, balik po tayo sa classes. Ayan po, naibalik na po natin ulit si Galilee. Ganun lang po yung kasimple, mga ka-masters. Wala pong kahirap-hirap. Tama po ba? Okay, that's our tip number 1. Okay, so meron na po tayo kung paano po ba mag-delete. Kasi marami po ang nagtatanong sa atin. Kung paano po ba ang pag-delete ng ating or ng mga class. Next naman po ay dito rin po medyo marami nagtatanong, paano ba natin matitesting ang ating Google Classroom? Di ba po sa ating first part ng ating Google Classroom serye ay nagpakita po tayo ng mga student account. At sa iba pa pong serye or parts ng ating Google Classroom serye ay nagpakita tayo kung paano ba ma-access ng ating estudyante ang ating Google Classroom account. So napaka-importante po na tandaan po natin na pag tayo po ay gumagawa ng student account, kailangan po ay ibang Gmail po yung gagamitin po natin. So, hindi po natin pwedeng gamitin yung Gmail na ginamit natin sa teacher account doon po sa gagawin natin na student account na Gmail po account po natin. Okay? Again po, dapat po magkaibang Gmail ang gagamitin po natin sa ating teacher account at student account. Kasi po, madedetect po ni Google na pareho na po yung ginagamit po natin Gmail at hindi po kayo magiging successful sa pagpasok sa teacher account bilang isang student. Okay po? So, dapat dalawang magkaibang Gmail. So, para matesting nyo po ang inyong Google Classroom, ay kailangan nyo po mag-create ng panibagong Gmail account. Yun po yung para lamang po maging estudyante po kayo. So, paano po ba yun? So, syempre po, di ba yung proseso natin, paano po ba tayo mag-create ng Gmail? So, ganun pa rin po. Halimbawa po, mag-open po tayo ng bagong tab. Then, i-type lang po natin sa ating Google. Gmail sign up. So, type po natin Gmail sign up. Yan. Tapos po, click natin enter. Then, dito po, piliin po natin itong create your Google account or Google accounts. Create your Google account. So, pag kinreate po natin ito. So, pag-click po natin yon, ang mangyari po ay mag-fill out na naman po tayo ng bagong information para naman po sa ating Google account bilang estudyante. So, ganun pa rin po. First name, last name, username. So, ito lang po ay gagawin natin since gusto po natin makita kung paano po ba yung perspective ng student sa ating Google Classroom or paano po ba yung itsura ng ating Google Classroom sa ating mga estudyante. So, maganda rin po talaga na i-try po muna natin or i-testing po muna natin yung ating Google Classroom para at least alam po natin na, okay, ganito po pala yung nakikita ng estudyante natin. Okay po, at pwede natin siyang maiayos pa kung paano po na ba natin gustong iayos ang ating Google Classroom. Okay po, again, sa parts 1 to 6.2, ay na-discuss po natin ng detalyado ang iba't ibang tabs
at kung paano ba yung mga dapat mong gawin. So, I suggest po na please watch po yung parts 1 to 6.2 para po mas maintindihan natin yung proseso po dito. Okay po? Okay, so pag okay na po yan, nakapag-create na po kayo ng panibagong account, then pwede nyo na pong gamitin yun bilang account nyo as student sa inyo pong Google Classroom. Sir, paano ko po ba yun magagawa na pwede ko pong matesting? Actually po, meron po kayong dalawang way para matesting po yan. Or mas marami pa pong way. If you are using po cellphone or tablet, then pwede nyo pong sundan yung proseso doon sa ating part 5.2. Kung paano ba pwedeng pumasok ang isang estudyante gamit ang smartphone or tablet doon bilang isang student. Pero kung kayo po ay may laptop, actually pwede rin nyo pong gawin yan. So paano po ba yun? Isang laptop lang gagamitin ko, pero pwede ko na pong ma-access both student at teacher. Ganto po yan. Okay. So ganto po yan. Balik po muna tayo sa ating classes. Yan. So nandito po tayo sa ating classes. So ito po again ay teacher account. So nakikita nyo po dito lahat ng classes na handle nyo. Tama po ba? Now gusto po nyo siyang matesting bilang isang student. Halimbawa po ikaw ay student ng isang section, ng Galilee halimbawa. Paano ko po siya matitesting bilang isang estudyante ng Galilee? Kung ang gusto ko po lang gamitin ay isang laptop lang, pwede po yan. Ganito po yan. So pwede po magkaiba po tayo ng ating laptop na ginagamit. Pero more or less po ay pareho rin naman po ng kung ano po yung nakikita ko sa nakikita nyo since nasa Google naman po tayo. Okay po. Now, dito po sa may upper right side ng ating screen ay may nakita po kayo is either picture nyo po kung nakapaglagay na po kayo ng picture or ang inyong email address. So, dito po sa may right side, dito po. Pag kinlik nyo po yan, dito po lalabas yung ating account. So, may nakalagay po dito yung Gmail address. Then, nandito po. Ayan po. Ang pipiliin po natin dito ay yes. Okay? So, click po natin yung yes. Pag kinlik nyo po yung yes, then, magkakaroon po kayo ng panibagong parang tab or browser kung saan pwede nyo po siyang matesting bilang student account. So, halimbawa po dito, balik po tayo. So, kasi po, pag dito po ba sir, hindi po pwede. Actually, mahihirapan po tayo. Pag nag-new tab po kayo, kasi po, since nakapag-sign in na po kayo, andyan na po ang inyong account. So, mahihirapan na po kayo na mag-test sa inyong Google Classroom gamit ang inyong Google Classroom unless magla-log out po kayo. Kaya po yung best way na dapat pong gawin. So, again po, gagawin po natin ay i-click po. So, halimbawa, ito po yung class natin. Dito po tayo sa ating class. Para magkaroon ako ng panibagong tab or browser kung saan pwede kong matest ito at maging estudyante ng isang mga class na yan at makita ko yung proseso or paano maging itsura. Click ko po dito sa may upper right side. Tapos po, piliin ko po yung guest. Okay? So, once pinili po yung guest, automatic po ay i-redirect kayo sa bagong browser. So, mapapansin niyo po dito, nakalagay po, your browsing as a guest. Okay, so, ibig sabihin po niyan, hindi po kayo nakalagin pa sa inyong account. So, paano po ba yun? So, ang gagawin niyo lang po ay i-type po ang google.com. So, pwede niyo pong i-type ang google.com. Or simply Google. Okay, then enter. Tapos po, click po natin yung Google. Yan. So, di ba po parang ganito na rin po yung proseso natin nung nag-open po tayo sa ating Google pag hindi po tayo nakasign in. Now, sa estudyante, ganun po yung tinuro natin sa part 1, paano po ba yung ulit? So, pwede po na i-type niya sa kanyang Google or browser classroom. google.com. Ayan. So, classroom.google.com. Then, click natin yung enter. Tapos po, pag naka-open na po yan, ang kailangan niya pong gawin ay i-click po yung Google Classroom. So, kapag nandito na po kayo, i-click mo po ulit itong Go to Classroom. Ayan. Tapos po, syempre po, kailangan niya po mag-sign in.
So, itatype po natin ang ating email address na ginawa po natin para sa ating student account. Okay, again, type po natin yung ating account, yung ating Gmail account. Yan. Tapos po, click po natin yung susunod. Yan. Password po. So, lagi po natin, huwag kakalimutan yung ating email address saka password na ginawa. So, pwede niyo po yung isulat o ilagay po yung cellphone nyo para hindi nyo po makalimutan. Then, enter. Okay. So, pag napapansin po ninyo, pareho lang po tayo na nakikita pag nag-open po tayo, pag bago po tayo mag-create ng class na po ba? So, ang pinagkaiba lang po talaga ng isang teacher at ng isang estudyante na account ay ganito po. Kapag kinlik po natin itong plus sign sa may upper right, since may dalawa po silang options, join class or create class. So, ang click po nila ay join class since sila po ay mag-join sa class po nila. Yan. Then, tatanungin po sila ng class code. So, yun po yung ibibigay ninyo na class code po sa kanila, na specific po sa section nila. Since gusto po ninyo na mag-enroll sa or gusto nyo pong matesting ang inyo pong Galilee na class, ibibigay nyo po yung inyong class code sa Galilee. At ano po ba yun? So, balik po tayo sa ating teacher account. Well, click po natin dito sa baba, yung una nating Google browser. Then, nakikita po natin, nandito na po. Para hindi po kayo malito, kapag kayo po ay gumagamit na ng laptop at may dalawa na po yung browser, malalaman nyo po na ito po ay inyong account since meron na po kayong mga class na na-create. Tama po ba? Okay. So, meron po kayong limang class. So, pag tinlink ko itong Galilee na class, lalabas po yung information natin. So, meron po ulit tayong 4 tabs for teacher, stream, classwork, people, tab grades. Ito po kanilang class code. Click po natin itong broken na square na line. So, para lumaki po siya. So, ito po ang ating class code. Ayan. Bibigay po natin yan. Pwede po natin isulat sa ating blackboard, sa whiteboard, or isend po sa inyong GC, or kung paano nyo po pwede na ibigay po sa kanila. So, copy po natin. So, ayan. Tapos po, ay balik po tayo sa ating student account. Ayan. So, again, ang mga estudyante po ay laging tatanungin ng class code unless yung isa pong way, yung through email, nyo po sila i-enroll. But yung class code po talaga ang pinaka mabilis na way at pinaka madaling way para makapa-enroll po natin ang ating mga estudyante. Okay, so paste natin. So ito po, naibigay nyo na po yun. Siyempre, itatype po yan ang estudyante gamit po kanyang smartphone. Okay, so gamit po yung kanyang smartphone ay makukuha nyo na po yung class code or gamit po ang kanyang smartphone, ay itatype nyo na po ang kanyang class code. So, pwede nyo pong gawin ito sa through your cellphone. Okay po, pwede po through ito pong bagong browser or po pwede po na cellphone ang gamit po ninyo. So, wala pong problema. Same process lang yun po yun. So, pag meron na po siyang class code, ang i-click nyo po ay join. Yan. So, pag-click po ng join, automatic po papasok na po ang estudyante sa inyo pong ginawang account, yung teacher account. Again, paano po natin malalaman kung ito po ay isang student account? Tatlo lang po ang kanilang tab. Stream tab, classwork tab, at people tab. So, hindi po kayo malilito kung nasaan na po kayo, kung yan po ba ay student account or teacher account, tignan nyo lang po dito sa tab sa taas. Okay po? Okay, so pag okay na po yan, pwede nyo na po siyang i-browse as student. Ito po yung mga nakikita ng estudyante. So kung ano po yung nakikita nyo dito, yun din po yung makikita ng mga estudyante nyo. Okay, since ang ginagamit nyo po is student account. Okay po, then classwork. Ayan. Ayan po. Then, people. Ayan, so teacher. Okay. Ayan, so wala pa po silang, wala pa po mga classmates kasi siya pa lang po yun nandun. Okay? Pero sa inyo po, sa people po ninyo, sa teacher account, makikita nyo na po na nandun na yun yung bagong estudyante.
Okay? So, yan. Ganun lang po yung kasimple, Master. So, again po, ang aking tip, kapag tayo po ay gustong mag-testing ng ating ginawang Google Classroom account teacher, so, kung meron po kayong existing na or meron na po kayong extra Gmail, pwede niyo po magamit yun. Kung wala po, kailangan niyo po mag-create ng bagong Gmail. So, mag-create po ng bagong Gmail. So, punta lang po sa Google, click, i-type lang po ang Google, i-type lang po ang Gmail sign up at automatic po ay pwede na po kayo mag-create ng inyong bagong Gmail. Okay, tip number 2, ayos po. So, paunti-unti po ay naiintindihan natin yung proseso sa ating Google Classroom. Okay po. Okay, balik na po tayo. So, nandito na po tayo ulit sa ating Google Classroom account as teacher. So, hindi po ako nalilito kasi ang una ko pong tinitignan lagi ay yung mga tabs. May apat po na tab, stream, classwork, people, grades, nasa teacher account po. Okay po. Ano pa po ba yung mga tips na pwede natin malaman? So, balik po muna tayo sa ating class. Again, dito po tayo. So, every time na gusto niyo pong bumalik sa inyo pong class, yung gusto niyo pong makita ng lahat ng mga class na hawak niyo, ang gagawin niyo lang po lagi ay pumunta po dito sa may upper left portion. Then, i-click niyo po yan. Then, click niyo po yung class. So, ano pa po bang tip ang pwede natin ma-share sa inyo? Ito naman po. Kasi may mga nagtatanong po, especially po sa mga elementary. Ang kanila pong tanong ay pwede daw po ba na isang class lang po ang i-create? Halimbawa po sa grade 1, grade 2, grade 3, or grade 4, or any subject, tapos po, or any grade level, tapos po ay sa isang class na po yun, nandun na po yung lahat ng subjects. Actually, pwede rin naman po yun. So, depende po yun sa inyong pag-ayos or pag-organize. Ito po ang may bibigay kong tip. Kung ganun po ang inyong gagawin, isang class lang po, at nandun na po lahat ng subjects. So, paano po ba yun? So, halimbawa po, mag-create tayo ng isang class, kung saan, ang gagawin po natin sa class na yun ay ilalagay natin lahat ng subjects sa loob ng class na yun. Dahil po ang gusto po ninyo ay isang class lang po. Okay? So, click po natin yung plus sign sa upper right side. Then, mag-create po tayo ng class. Tapos po, same po ulit ang process. Click po yung i-tick po natin yung box. Then, click po yung continue. Again, ito po ay ang tip na pwede ko pong ma-share po doon sa mga ang kanila pong request ay gusto nilang gumawa ng isang section lang at iba-iba pong subject sa isang section. Especially po yan ay sa elementary ko. Tama po ba? So, ganito pang gagawin natin. Mag-create po tayo ng class. So, halimbawa, siyempre gusto nyo pong i-personalize yung inyong class. So, ganun pa rin po itulat nyo. Pwede nyo pong itulat ang inyong pangalan. Maestro Jones Class. Yan. Tapos po sa section ay pwede nyo pong ilagay dito. Siyempre po yung section nyo. Pwede po tayo maging specific. Grade 3. Then mag-apat. Yan. So, subject. So, lahat po yan. So, kahit hindi nyo na po ilagay yan. So, okay na po yan kahit wala po yan. Since all subjects naman po yan. All pwede nyo pong sulat. All subjects. Tapos yung room. Okay, again, pwede pong ilagyan na ng room kung alam niyo na po or pwede hindi pa po. Okay, pwede niyo na po muna mang i-edit yan doon sa tinuro po natin sa part 6.2. Okay po, pag okay na po yan, nakalagay na po tayo, gawin po natin ay click po yung create. Ayan, so may bago na po tayong class kung saan pwede po natin na isang class lang at iba't ibang subjects po ang nasa loob ito. Again po, ito po talaga ay best sa ating mga minamahal na elementary teachers kasi po nga, sila po ay sama-sama. Okay po, anong pong pwedeng gawin? Ano po ang pinaka-best way para mas ma-organize po natin since tayo po ay ma-handle ng iba't ibang subjects? So, hindi na po natin pakikialaman yung sa stream tab, sa people tab, sa grades tab since same lang naman po yan ang process. Doon lang po tayo magkakaiba or dadagdag doon sa ating pong classwork tab. So, click po natin sa may classwork tab. Ayan. So, ito na po. Paano po ang magandang way kung saan ma-organize ko ang aking class kahit na ako ay may iba't ibang subject at meron lamang akong ginawang isang class? Okay po. So, ganito po ang gagawin natin. Ang gagawin niyo po ay i-click niyo po itong create.
Tapos po, i-click nyo po yung topic. Huwag po muna kayong gagawa ng assignment, quiz assignment, question, material. Ang pinakauna lang nyo pong gawin ay mag-create ng topic. Po. So, click mo yung topic. Sir, topic po ba? Ang topic na po yan, instead na topic po ang ilalagay natin, ang ilalagay po natin dyan ay yung mga subjects po nyo. Ang ilalagay po natin dyan ay yung mga subjects. So, i-organize po natin ang ating Google Classroom sa may classwork account sa pamamagitan ng paglalagay na po ng mga subjects sa pamamagitan ng pag-click po ng topic. Okay, ulitin ko lang po ulit. Again, pag nasa create na po tayo, click po natin yung topic at simulan na po natin gumawa ng iba't ibang subjects. Halimbawa po, ang first subject natin ay Filipino. Okay, so meron po tayong first subject or first topic. Okay, so click po natin yung add. Ayan. Then, create po tayo ulit. Click create. Tapos po, topic. Then, sunod naman po natin, English. Halimbawa po. Hindi po ako very sure yung mga subjects po sa elementary. So, pagpresentahan niya po, pag may nadagdag po ako na, hindi po dapat kasama. Again, we are doing po yung sample po ng paggawa. Okay, so subukan po natin. Ang next po natin ay English. So, click po natin add. Ayan, so may pangalawa na po tayo. Ano po ba yung next natin na gustong gawin? Create po ulit. Create topic. Sunod po natin ay mathematics. Ayan. Okay. Next po. Create. Topic. Science. Ayan. Okay, yan po. Meron na po tayong apat na subjects po muna as of the moment. Pero again, kung gusto niyo po mag-create ng additional na mga subjects, ang kailangan niyo lang pong gawin ay i-click po yung create, tapos po yung topic. So kung ilan po yung subjects na gusto niyo pong gawin, dito lang po yan. So every subject po, click niyo lang po yung topic, then type niyo po yung subject na yun, tapos po ay click po yung add. Ganun na po. So paulit-ulit na proseso lang po yun. Okay po. Okay. So, kung gusto niyo po na ayusin ang mga topics na po ito, mga folders, kumbaga, pwede niyo po siyang iayos. Depende po kung ano po ang gusto niyo ayos. Ano po bang gusto niyo mauna. So, halimbawa po ang gusto niyo mauna ay Filipino. So, nasa ilalim po ngayon yung Filipino. Gusto niyo po siyang mauna dun sa taas. Ang gagawin niyo lang po ay i-click po. Itapat niyo po yung inyong cursor. Ito po sa Filipino. Tapos, i-click niyo po sa left click. Tapos po, long press. Huwag niyo pong bibitawan. Tapos po, idadrag niyo na po siya pataas. So, dapat po ganito po maging itsura. Ayan po. Kapag dinadrag niyo po siya, naka-long press po kayo, ganito po maging itsura. Pag hindi niyo po ni-long press, hindi po magiging ganyan yung itsura po ng inyong subject. At hindi niyo po siya madadrag pataas. Dapat ganyan po. Ganyan, ulitin po natin. Ayan po, tapat po yung cursor sa Filipino. Tapos po, i-click yung left button ng mouse. Tapos po, long press. Tapos, drag po pataas. Okay, yan po, hanggang taas. Ayan. Okay, nasa taas na po yung Filipino. Next naman po ay, ang English. Gusto nyo po, nasa taas din po siya. Tapat po yung cursor. Long press, left click. Drag pataas. And sa ilalim po ng Filipino, ayan, okay. So, meron po tayong Filipino, English, Science, at Mathematics. Okay. So, ayan na, meron na po tayong apat na subjects. So, ang gagawin nyo na lang po dyan ay mag-add ng mga materials na gusto nyo pong i-add. So, paano po ba ulit yun, yung proseso? Halimbawa po, gusto nyo mag-create ng materials sa Filipino. So, paano po yun? Ang gagawin nyo lang po ay click po yung create. Tapos po, halimbawa po material yung gusto nyo pong i-create ngayon na classword. Click po natin yung material. So mag-sip po tayo. Halimbawa po ang ating topic ay pagbasa. Again, ito po example lamang. Hindi po ako masyadong kabisado sa elementary topics. So, pagbasa. Halimbawa po pagbasa. So katagdagan nyo na lang po yan ang description. Kaya na pong bahala. Then,
Siyempre po, magdadagdag tayo ng mga materials. Halimbawa po, i-click natin dito sa add. So, dito po sa add, meron po tayong Google Drive, link, file, at YouTube. Again po, sa mga naunang parts ng ating Google Classroom Serie ay ipinakita po natin yung detalyadong paggawa ng classworks. Okay? So, alam mo po, mag-sample tayo ng YouTube. So, click natin yung YouTube. Tapos po, maghanap tayo ng video na may kinalaman po sa pagbasa. Type po natin, pagbasa. Grade 3 para specific po. Then, click natin yung search. Ayan. Okay, so may mga video na po nilalabas. Wala na lang po natin mamili at ma-double check kung ito nga po yung dapat natin yung piliin. So, halimbawa po, ito yung pinili natin, yung video. Ngayon yung nasa gitna po. So, pag nag-highlight na po yan, click po natin yung add. So, automatic po ay na-add na po yung ating video. So, ganun lang po yung kasimple. Again, kayo na pong bahala kung ano po ang gusto nyo idagdag ng material. So, pwede po kayo na manggalin po yan sa inyong Google Drive. Pwede po na link. Yan po yung mga websites. So, yung mga URL na pinakita po natin dati. Pag-file po, again, PDF, Word, PowerPoint, image, audio, o video, basta nasa inyo pong laptop na download nyo na po. Then, or sa file po yun magagaling. Then, yung YouTube po, siyempre, yung mga videos po. Okay po? So, kayo na pong bahala na magdagdag po ng mga classworks or ng mga materials na gusto nyo pong ilagay. Okay. So, pag okay na po yan, idagdag nyo na po yung mga dapat nyong ilagay. Ang next na gagawin po natin, bago po i-click tong post, ay kailangan po muna natin siyang i-organize. So, dito po sa topic, i-click po natin dito sa may arrow down button. Then, mapapansin niyo po na may iba't ibang subjects na po sa baba. English, Filipino, Math, and Science. So, syempre po, ito ay under Filipino. I-click natin yung Filipino. Then, okay na po yan. So, pag okay na po yan, click na po natin yung post. Okay, so mapapansin niyo po, meron na po tayong unang material or classwork sa Filipino, ang pagbasa. So, ganun din po sa ibang subjects, ganun din po yung gagawin nyo. Same process lang po yun. Mag-create po kayo, click po yung create. Tapos po, either assignment, quiz assignment, question, or material, ang kailangan nyo lang pong gawin ay bago nyo po i-click yung post, ay i-click nyo po na muna sa topic. Tapos po, piliin nyo po yung subject kung saan po siya dapat na mailagay. Okay po, Kamasters? Madali lang po, di ba? Okay. So, ganun lang po yung kasimple, Kamaster. Paulit-ulit lang po yung ating proseso sa paggawa ng ating classworks. Okay, salamat. So, balik na po tayo sa ating class. Then, classes. So, mapapansin nyo po may nadagdag na bagong class. Ito po yung ginamit natin na sample kanina. Ayan po. Okay, again, yan po yung Kamasters. Meron po tayong tatlong tips and tricks na pinakita. Yung una po ay yung pag-archive at pag-restore ng class at pag-delete ng class kung kailangan po nang i-delete talaga. Paano po ba natin matitesting yung ating Google Classroom sa paggawa ng bagong student account or pag-create ng student account? At kung paano ba natin ma-organize ang ating Google Class kahit na po isang class lang yung create natin at meron tayong iba't ibang subjects na handle doon po sa class na yun. Okay, so sana po nakatulong ulit ang ating tutorial video sa mas madaling pag-manage po ng ating Google Classroom. So again, lubos po ako nagpapasalamat sa lahat po ng patuloy na sumusuporta at ang titiwala sa ating channel. So please don't forget to click the subscribe button. Again, when you click the subscribe button, lalago po ang ating channel. At huwag nyo na pong kalimutan, i-click po yung bell button na nasa left side. And syempre po, i-click po natin yung ating pong like and share. Muli po maraming salamat. This is your Maestro Johnny. And see you sa ating next Google Classroom Tutorial Tagalog Series.